Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong ikalawang araw ng work week ng marami sa atin, habagat o yung tinatawag ding southwest monsoon ang dominant weather system. Ito po'y nakaapekto partikular na dito sa may kanlurang bahagi nitong Luzon. At sa mga papasok pa lamang sa opisina, lalong-lalo na doon sa mga mid-shift, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil inaasahan nga itong pagkakaroon ng maulap na kalangitan, may kasama po yung mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa rehiyon nitong Ilocos, Cordillera, pati na rin sa may Cagayan Valley, Central Luzon, agayon din sa may bahagi nitong Palawan, pababa sa may Western Visayas. Ang natitirang bahagi naman nitong Luzon ay kasama po dyan itong Kamaynilaan. Nalalabing bahagi nitong Visayas, pababa naman sa may Mindanao, inaasahang magkakaroon ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ano po bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, sisilip naman si Haring Araw, pero wag po maging kampante dahil posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat o pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Magbabalik pa po ang Panahon TV. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Sa ibang balita naman, ang carbon emission ang pangunahing sanhi ng pag-init ng daigdig na siya namang humahantong sa kakaibang pagbabago ng klima ng mundo o yung mas kilala sa tawag na climate change. Kaya naman sa Canada, kakaiba ang naisip na solusyon ng pamahalaan. Ito po yung tinatawag na carbon taxation. Kilala rin sa tawag na carbon pricing, layo ng hakbang na pagbayarin ang mga kumpanyang mapapatunayang naglalabas ng carbon, lalong-lalo na yung mga power station. Sa ngayon, wala pa namang ilalabas na price list kaugnay nito, pero umaasa ang pamahalaan na darating yung panahon na hindi na nga kakailanganin pang magmulta at makakamit nila yung tinatawag na zero carbon emission. At yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang ipagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga po sa inyong lahat.